Sa bisperas ng Pasko, sugatan ang isang rider ng motorsiklo matapos siyang bumangga sa isang kotse sa Quezon City. Nabasag naman ang salamin ng bintana ng nabangga niyang kotse. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya at may unang balita si James Agustin. Tumila po ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa isang kotse sa Quezon Avenue, corner Scout Borromeo Street, sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Nagtamo ng sugat sa baba at iniinda rin ang kaliwang binti ng 23 anyos sa rider na si Omar Mahindi. May napadaan na nagmanasakit na doktor na inisyal na tumingin sa kalagayan ng lalaki. Nang dumating ang ambulansya, isinakay ang lalaki at isinugod sa ospital. Sa inisyal na impormasyon, binabagtas ng motorsiklo ang Quezon Avenue. Ang kotse naman galing sa West 4th Street, tumatawid ng Quezon Avenue, pa Scout Borromeo Street. Nabasag ang salamin ng bintana sa passenger side ng kotse. Kwento ng driver, papunta siya sa bahay ng kanyang kapatid para magdiwang ng Pasko. Nagko-cross ako, then naka-red siya. Ang bilis niya, pak! Ayun, super bilis niya, kaya ang impact, ang lakas. Nag-iisa naman ako sa car kanila. Kailangan yung lahat ng mga bubog nga nasa loko, pero buti hindi naman ako nasugatan. Ito lang nung siguro nung nagkaganon ako. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 4. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Arestado ang suspect sa pagpatay sa isang balikbayan sa Antipolo. Aminado ang suspect sa krimen at sinabing lasing siya nang saksakin ang biktima ng 26 na beses. Laging una ka sa balita ni Salima Refran, exclusive. Nakakubra pa ng sahod bilang construction worker ang suspect na si Art Tondo nang arestuhin sa joint operation ng Mandaluyong at Antipolo Police sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Si Tondo ang nahuli kam na lumabas sa bahay ng kapatid ng bagong dating na OFW na si Canis Mini Casiming bago natagpo ang wala ng buhay nitong Biyernes. Para siya normal eh. Nung hinuli siya, wala siyang... There's no sense of remorse during his arrest. Wala siyang remorse or kumuha pa siya ng sahod niya. So parang walang nangyari. Pero nagbago ng tono ang suspect na ma-turn over na sa Antipolo Police. Hindi na niya itinanggi ang krimen. Nasaktan ko po yung tao. Alam mo kung gano'ng karami ang sinaksak mo? Hindi ko lang po nabilang, sir. 26. 38 lahat ng sakit niya. Gas-gas, sugat, saksak. 26 ang sinaksak mo, idol. Pinuntahan daw niya ang kinakasama ng kasambahay sa bahay ng biktima, pero wala ito roon. Kaya inutusan na niya ang biktima na i-chat ang kinakasama. Pero... Nagkasagutan po kami sa pinapalabas po ni... yung biktima. Lasing po ako nung mga time na yan. Dito na raw nandilim ang kanyang paningin at pinagsasaksak ang biktima. Nakapanlaban pa raw ito, kaya may mga kalmot siya sa mukha. Matawarin niyo po ako. Gulong-gulo po kasi yung isip ko noon. Hindi ko na po talaga. Bakit siya yung dinamay mo? Ano kinalaman? Wala naman siya kinalaman sa relasyon yung dalawa eh. Gulong-gulo ko po sir. Nagsiniuta ko sir eh. Na-recover na rin ng Antipolo Police ang murder weapon na isang folding knife na itinapon sa imbornal malapit sa bahay ng biktima. I-inquest ang suspect para sa reklamong murder. The number of stab wounds will be an indicator na, or mag-fit siya doon sa ating ipapail na complaint na murder. The mere 26 na stab wounds, talagang karumaldumal yan. Yung degree ng pagpatay is malala. Nakahinga naman ang maluwag ang pamilya ng biktima na step-aunt o kapatid ng step-mother ng aktres na si Colleen Garcia. Masaya naman po kami na nakuha namin kagad yung hindi pa justisya kundi yung reaction na yung pag-action ng mga media at saka ng police, because at least nakuha na namin yung suspect.
kami sa ngayon, nagpapasalamat sa lahat na dahil sa media especially, naging malita mundo ng tao na to. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Nakikiisa sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Pasko. Ayon sa Pangulo, panahon ito para magpasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. May padama rin daw sana natin ang pagmamahal at saya sa ating kapwa, lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Mensahe naman ng Vice Presidente ang Pasko'y panahon para alalahanin ang pagmamahal sa isa't isa na anya'y regalo natin sa ating sarili, komunidad at sa bayan. Nawa'y isabuhay din natin ang tunay ng diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa. Huwag nating kalimutan sa Pasko at sa abot ng ating makakaya sa iba pang mga araw ay tulungan at damayan natin ang ating mga kapwa Pilipino na naghihirap, nagugutom, may karamdaman at nag-aagaw buhay. Ang Pasko ay paalala sa ating mga tagumpay at selebrasyon ng ating pananampalataya at pasasalamat. Kaiba sa mga nagdaang taon, malungkot na Christmas Vigil ay dinaos sa Bethlehem sa West Bank kung saan pinaniniwala ang isinilang si Jesucristo. Wala ang taon-taong itinatayo na higanteng Christmas tree sa Manger Square. Ang nativity scene o belen naman, inilagay sa gitna ng mga bitak at alambre na sumasalamin daw sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. May mga nagtirik ng kandila at nanalangin para sa kapayapaan at ihinto ng giyera kung saan libo-libo na ang nasawi. Hindi lang pagbibigay ng regalo ang trabaho ni Santa Claus sa Peru, tumulong din siya sa paghuli ng mga kriminal. Gamit ang maso, sinira ng pulis na nagbihis Santa ang pinto ng bahay na pinagtataguan ng mga drug personality sa Lima, Peru. Ginawa raw nila yan para mas madaling makapasok sa lugar kung saan nangyayari ang bentahan ng illegal na droga. Tagumpay naman ang operasyon at arestado ang dalawang lalaki. Time out muna ang ilang favorite superheroes natin para sa isang special mission sa Apayao. Nagbigay ng saya sa mga bata ngayong Christmas season ang Pasindayo Cops na nagbihis superheroes. Bumisita sila sa Far North Luzon General Hospital and Training Center, Quirino Daycare Center at sa Barangay Kapaniikian. Sinorpresa nila ang mga bata ng food packs at mga laruan. Maraming Pilipino ang umaasa na magiging masaya ang Pasko ngayong taon. Ayon sa Social Weather Survey na isinagawa noong December 8 hanggang 11, 73% ng mga Pilipino ang naniniwala na magiging masaya ang Pasko. Pareho yan noong nakaraang taon. 6% naman ang inaasahang magiging malungkot ang Pasko at 21% naman ang umaasang hindi ito magiging masaya o malungkot. 1,200 ang respondents ng survey sa buong bansa na may margin of error na positive-negative 2.8%. Malafias na sinalubong na maraming Cebuano ang Pasko ngayong taon sa kanilang mga street party. Ang iba dumalo sa Christmas Vigil Mass at pagbibigay pugay sa imahe ng Batang Jesus. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico, maayong buntag. Mayong buntag at Merry Christmas, Maris. Masayang sinalubong nga ng mga taga Cebu ang Pasko. Kabi-kabilang street parties at kasiyahan ang isinagawa sa pagsalubong ng mga Cebuano sa araw ng Kapaskuhan. Nag-set up ng street party sa Cebu City bispiras pa lang ng Pasko. Gaya na lang sa May Villa Gonzalo 1 sa Barangay Tejero na tila fiesta at sayawan ang eksena. Pagsapit ng hating gabi, nagsilabasa ng mga residente sa paligid para makiparty at makisaya. Abala naman ang ilang makabataan sa kani-kanilang diskarte para makalikha ng ingay. Kung ang iba mga paputok ang inatupag, ang iba naman nag-ingay gamit ang turotot. Sa katabing sityo naman sa naturang barangay pa rin, ibang street party din ang ginanap. Halos maokupa na ng mga residente ang ilang lanes sa highway na enjoy sa sayawan.
ang ibang mga Cebuano siniguro namang makapagsimba para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Ang Christmas Vigil Mass sa Cebu Metropolitan Cathedral na puno ng tao sa loob at labas ng simbahan. Pinangunahan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang misa. Isinagawa rin ang veneration o pagbibigay pugay sa imahe ng Batang Jesus pagkatapos ng misa. Sa pag-ikot ng news team kagabi sa mga pantalan, mapapansin din na mangilan-ngilan na lang ang mga tao sa pantalan ng Cebu. Gayunpaman, nag-abiso pa rin ang ilang shipping companies ng ilan sa kanilang biyahe hanggang ngayong Linggo ay fully booked na. Kagaya na lang ng biyahe mula sa Cebu papuntang Ozamiz City at Iligan City na fully booked na hanggang ngayong Biyernes. Maris, pansin na hindi ganoon kadami ang mga nagpaputok ngayong Pasko, subalit inaasahan ng mga otoridad na mas marami ang gagamit ng mga firecrackers at maging mas maingay ang pagsalubong sa bagong taon. At yan pinakahuling balita mula dito sa iba't ibang sa Cebu mismo. Abangan mamaya dito sa Central at Eastern Visayas ang GMA Regional TV Live. Alas 8 na umaga pagkatapos ng unang hirit. Maris, daghang salamat at Merry Christmas din sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Saktong-sakto para sa Pasko, namataan ang tila higanteng Christmas tree sa Kalawakan. Yan ang pinakabago imahe ng NGC 2264 na inilabas ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Tinatawag din yang Christmas Tree Cluster. Grupo ito ng Young Stars sa Milky Way Galaxy na may edad na 1 hanggang 5 milyong taon. Ang ilan sa mga bituin doon ay mas malaki pa kaysa sa araw. Sa animated version, ang mga kumukuti-kutitap na puti at asul na ilaw ay x-rays na inilalabas ng mga bituin. Ang kulay green naman na animoy pine needles ay gas. Ang larawan na ito ng NGC 2264 ay enhanced habang ang pagkutitap ng mga ilaw ay artificial para ma-highlight ang pagkakahawig nito sa isang Christmas tree. Ganda! Ayan, Christmas chikahan muna tayo mga kapuso. Ito na ang Noche Buena kagabi ng ilang kapuso at sparkle stars. Lechon, iba't ibang uri ng cheese at cake ang pinagsiluhan ni Love Before Sunrise star Bea Alonzo at ang kanyang pamilya. Handa hopping naman ang eksena ng sparkle couple na sina Julianne San Jose at Raver Cruz. Spotted si Raver sa Noche Buena ng San Jose fam. Gayun din si Julie sa salo-salo naman ng Cruz family kasama si Rojun. At eto naman, welcome to Casa Forteza, kung saan Lechon ang isa sa mga star ng Noche Buena ni na Barbie. Nakabonding din sa Pasko dinner ng pamilya ni Barbie ang boyfriend niyang si Jack Roberto. Hindi rin nagpahuli sa Christmas handaan si Nasanya Lopez at Christopher Martin. Sa laot naman, nag-Noche Buena ang ilang humabol na pasahero sa Batangas Port. At live mula sa Batangas City, may unang balita. Si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Denise? Ivan, ngayong araw mismo ng Pasko, iilan na lang ang mga pasaherong humahabol para makasakay dito sa Batangas Port. Maluwag at bilang na bilang ang mga sasakyang pumapasok sa marshalling area na pasakay ng Roro kagabi. Sa passenger waiting area, bakante na ang mga upuan. Isang shipping line na lang ang pinilahan kagabi. Marami ang bakante. Malinis din sa loob ng departure area. Tanggap na ng ilang pasaherong humabol sa biyahe pa probinsya na sa laot sila mag-Noche Buena. Kaya baka hindi na kami abutin ng Noche Buena. Nag-aante ngayon pamilya namin dun. Okay lang po. Importante makakauwi pa rin naman po kami sa amin. Tiniyak ng shipping company na makakasakay rin sila ng barkong Pakalapan City at Abra de Ilog. Kaunti man ang mga pasahero, hindi niluluwagan ang pagbabantay ng mga otoridad sa pantalan. Ivan, kani-kanina lamang ay nag-anunsyo ng kanselasyon ng isang shipping line patungo Puerto Galera dahil nakitaan umano ng sira ang kanilang barko. Ayon naman sa pamunuan ng shipping line, refundable ang ticket ng mga pasahero at maaari silang lumipat sa ibang barko. Yan muna latest mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat. Merry Christmas, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Samantala, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng isang special committee na tututok sa mga isyu't karapatan ng LGBTQIA+. Base yan sa inilabas sa Executive Order No. 51 ng Pangulo. Palalakasin ito ang diversity and inclusion program ng gobyerno at ang mga mekanismong tumutugon sa diskriminasyon laban sa nasabing grupo.
Itatalaga ng Pangulo ang isang undersecretary at tatlong assistant secretary mula sa mga queer community sa bansa. Marami rin ang nasa Baguio para magpalamig ngayong Pasko. At live mula sa Baguio City, may unang balita si Joanne Consoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne, Merry Christmas! Maris, hindi nga lang mga residente dito sa Baguio City at Benguet ang dumalo sa misa ngayong araw ng Pasko. Marami rin itong mga deboto mula nga sa karating probinsya at rehiyon na piniling magtungo nga dito sa Baguio Cathedral. Marami sa mga dumalo sa misa ang ilang araw nang narito sa Seat of Pines para mamasyal at ma-enjoy ang cold weather. Napuno ng mga nananampalataya kaya naglagay na rin ng mga upuan sa labas ng kathedral. Kasama sa kanila ang pamilya Gatdula na mula pa sa Malabon. Kaninang madaling araw sila dumating at dumiretso na sa Baguio Cathedral. Papasalamat lang po kay God sa mga biyayang binigay po sa amin. Kaninang alas 4 ng madaling araw din dumating ang pamilya ng 74 years old na si Lola Jovita Cabaylo mula naman Bulacan. Imaayos lang yung buhay ng mga anak ko, bigyan lang sila ng lakas ng ng pangatawan. Sumentro ang homily sa pasasalamat sa Panginoon na dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. In silver wonderfully restored, that we pray that we may share the divinity of Christ. Ayon na rin sa pamunuan ng simbahan, nasa 1,500 itong seating capacity sa loob ng simbahan. Pero kung susumahin, idagdag pa itong mga deboto sa labas ng simbahan na abot daw sa mahigit 3,000 itong mga deboto na dumalo sa First Mass. Samantala sa mga deboto naman na hindi nga makakadalo sa misa, sa mga misa ngayong umaga, meron pa rin schedule ng misa sa hapon at gabi. Mag-uumpisa ito ng alauna ng hapon at alas 6 naman ng gabi itong ang huling misa ngayong araw. Mariz? Maraming salamat, John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinagdiwa ang Pasko ng ating mga kababayan na nasa Hong Kong. Masaya itong ginawa sa bisperas ng Pasko sa Chatham Road Central na kilalang tambayan ng mga OFW tuwing kanilang day off. Handog yan ang Overseas Workers Welfare Administration para sa mga OFW. Napuno ng mga pamaskong dekorasyon na gawa ng iba't ibang grupo ang kalye. Bida mga parol na gawa sa mga prutas at gulay, maging ng iba't ibang material na ni-recycle tulad ng tray ng itlog. Sa programa, sinabayan sa pagsayaw ng mga OFW ang kumantang Pinoy sa stage. Ngayon lang muli nagsama-sama ang mga OFW para ipagdiwang ang Pasko sa Hong Kong kasunod ng pandemic. At balikan na po natin ang pagsalubong sa Pasko ng mga Dabawenyo. Live mula sa Davao City, may unang balita si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy. Ivan, Merry Christmas! Maraming Dabawenyo ang nagdiwang ng Pasko sa parke at sa Davao City Hall Ground. Makulay at maliwanag ang Davao City Hall Grounds dahil sa Christmas decorations, kaya naman marami ang pumasyal dito. Pamilya at may magbarkada. Ang ilan sa kanila, dito na sinalubong ang Pasko gaya ng pamilyang Dinolan. Kuan manggod, nindot manggod ang lights niya, napi bata. Balik, makalipay po sa bata. So, diri mo mag-Pasko na? Mag-dream, mag-spin o Christmas. Sa mutsaring paninda, street food, accessories, Christmas items, at mga turotot ang makikita rin sa paligid ng City Hall. Si Nanay Telma, sinulit na rin ang pagtinda ng turotot para madagdagan ang kita. Nagdaginot mo sa inyong halin karon? Anak yun, ma'am, tungkol sa kakrisis sa panahon. Ang ilan, nagpunta sa simbahan para sa Christmas Eve Mass na mismong si Archbishop Romulo Valles ang nag-officiate. He is coming, mga dito naman sa Central Park sa Bangkal, nakapila ang maraming tao upang tumanggap ng pamaskong grocery items, gift check at food packs mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magpila may mga pinaskuhan ni Mayor. Malamang tagawa at may bungkas ba? Ang taas ko, kaya pa. Kaya pa, di lang kumulingkod. Kaya dili ma. Sakit akong tuho, dumutindog. Sa dami na tao, nag-deploy na ng libo-libong pulis sa lugar. Yeah.
Ivan, naging mapayapa ang pagdiwang ng Pasko so far dito sa Davao City. Ayon yan sa Davao City Police Office, walang naitalang untoward incident maliban lamang sa naitalang o nakumpiska ng mga boga. Balik sa iyo, Ivan, at Merry Christmas. Merry Christmas. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Samantala, mula sa Davao, balik tayo dito sa Maynila. Pamipamilya ang nagdiwang ng Pasko sa Luneta Park. Live mula sa Luneta, may unang balita si Bam Alegre. Bam, Merry Christmas! Ivan, Merry Christmas and belated happy birthday sa maraming henerasyon ng mga Pilipino, isang Luneta sa paborito pa rin pasyalan tuwing Pasko. All-nighter ang pamilya ni Spencer dito sa Luneta mula pa na Cavite. Magkakasama sila nagpalipas ng gabi sa kanilang dalang sasakyan. Nagbaon lang din sila ng Noche Buena. Ito na ang kanilang revenge travel matapos ang pandemic. Dala ang kumot at lalagyan ng basura. Pinayagan sila na magpalipas ng gabi sa parke. First time ko po matulog dito sa labas. About 3 hours lang po yung tulog. Then, yun po. Naging masaya naman po kasi naging memorable naman po yung pagpapasyal po namin. Hindi man nag-overnight sa Luneta, maagang gumising ang pamilya ni Joanne Agsalud para pumunta rito sa Luneta. Suot pa nilang lahat ng Christmas best. Pero bigla rin nagbago ang kanilang isip. Naghanap na lang sila ng ibang Christmas pasyalan. Mamamasyal sana kami dito sa Luneta. Kaso nadismaya kami kasi ang pangit na ng itsura niya ngayon. Masikip na, tsaka yung puro building na yung paligid. Hindi na maganda yung view. Yung view sana sunset ang titingnan namin kaso wala. So Evan, napaalala pa rin sa mga publiko, yung hilay sariling buntot, yung sariling kalat ay itapon ng mabuti, dalhin niya, huwag iwan dito sa Luneta. At sa mga susunod na araw bukod sa Pasko ay mahalaga rin, no? Rizal Day coming up and of course yung bispras din ng bagong taon. Ito ang unang balita mula rito sa Luneta sa Maynila, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pumano na sa edad na 61 ang PBA legend na si Avelino Samboy Lim noong Sabado. Inanunsyo ang pagpanaw ni Lim na tinaguri ang The Skywalker sa kanyang official social media accounts. Kapiling daw ni Lim sa kanyang mga huling sandali ang asawang si UP College of Law Dean Attorney Darlene Berberabe, anak nilang si Jamie at ilang malalapit na kaibigan. Nag-collapse si Lim sa gitna ng isang basketball game noong November 2014. Dahil sa heart attack. Nakomatose siya at nagkamalay noong January 2015. Nakikiramay sa pagpanaw ni Lim ang Kolehiyo de San Juan de Letran at ang buong NCAA kung saan nagsimula ang kanyang well-decorated career. Ayon sa NCAA, isa si Lim sa mga pinakamagaling na basketball player at isa siyang modelo at inspirasyon para sa marami. Nakikiramay rin ang PBA community sa pamilya at kaibigan ni Lim. Isa raw tunay na basketball icon si Lim na nag-iwan ng marka sa puso ng maraming Pinoy fans. Kabilang si Lim sa 25 greatest players ng PBA. Nakikiramay po kami sa pamilya. Samantala, mga kapuso, after 12 years of their relationship, hiwalay na sina Kim Chiu at Cian Lim. Kinumpirma yan ang dalawa sa magkahiwalay nilang Instagram posts. Sabi ni It's Showtime host Kim, end of a love story ang hiwalayan nila ng kapuso actor. Anya, mutual decision na i-transform ang relationship nila into a friendship. Pinasalamatan niya si Cian sa mahigit isang dekadang pagsasama nila. Sa post naman ni Cian, nagpasalamat din siya kay Kim at sinabing ang 12 years na pagsasama nila ang best gift para sa kanya. Thankful daw si Cian sa unconditional love na natanggap niya mula kay Kim. Nagsarin ngayong Pasko ang mga turista sa iba't ibang pasyalan sa Tagaytay City na ang hanap ay malamig na klima at magandang view. At live mula sa Tagaytay, may unang balita si James Agustin. James, Merry Christmas! Maris, Merry Christmas at good morning. Alam mo, ramdam talaga yung lamig dito sa Tagaytay City. Actually, dito nga sa People's Park in the Sky ay nasa 21 degrees Celsius ang temperatura ngayong umaga. At kaninang madaling araw pa lang ay napakadami ng mga turista sa iba't ibang pasyalan dito sa Tagaytay City. Yung iba nga, daladala pa yung pagsasaluhan nila ngayong araw ng Pasko.
Sarado pa kanina madaling araw ang Picnic Grove pero marami ng turista ang nag-aabang para doon magdiwang ng Pasko. Ang pamilya ni Rubelin galing pang Tondo, Maynila. Pagkatapos pagsaluhan ng Noche Buena, agad daw silang bumiyahe. Para po iwas traffic, tsaka una sa pila po. Si Papa po kasi lagi taon-taon po gusto niya po dito. Pasyal yung mga apo niya po. Galing naman sa Chaong Quezon ang pamilyang ito na sakay ng jeep. Dala-dala nila ang pagsasaluhang pagkain ngayong Pasko. Si Aling Amelita, first time daw makapunta sa Tagaytay. Para kami makakita nga ng naiba naman. Dahil sa amin yun na lang ang iyon, hindi kami na may pumunta dito para kami makakita ng magandang tanawin. Super excited po kayo. Mas espesyal ang pagdiriwang dahil ngayon lang ulit nakauwi ng bansa ang OFW na si Gina. Susulitin na raw niya ang bakasyon kasama ang mga anak dahil babalik siya sa Saudi Arabia sa Pebrero. Importante ano, siyempre 2 years sa abroad tapos dito, siyempre masaya. Sobrang lamig dito. Sobra. Ang pamilya namang ito na mula sa San Miguel, Bulacan, hating gabi pa lang bumiyahe na. First time rin ang mga apo ni Mang June na papasyal sa lugar. Yeah, matagal na yung balot ito, hindi matuloy-tuloy sa mga apo. Yung view po kasi maganda tapos malamig for the picture. Pila rin ang mga sasakyan paakyat ng People's Park in the Sky. Ang pamilya Colyantes Reyes, galing pang Pasig at Norsegaray, Bulacan. Para po maiba naman, tapos matagal kaming hindi nagkasama ng kapatid ko dahil galing siya ng abroad. Napili namin dito kasi malamig ang lugar. Saka gusto namin makita yung Taal Volcano. Talagang happy ako kasi matagal ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Alam mo naman ang klima ron, talagang napakainit. Kaya maiba naman dito, napakalamig. Dahil malamig ang panahon, mabenta sa mga turista ang tahon na may strawberry at ube flavor. 30 pesos ang kada order. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.